Hi guys! Welcome to my vlog! So ayun, medyo ano tayong maputla tayong ngayon. Kasi guys, ikikwento ko sa inyo yung nangyari sa akin nung nanganak ako. Bali may video ko today, kukompile ko na siya isa-isa. And I'm back after 1 month. 1 month na ang ating baby Jacob. So ayan, nag 1 month siya. 2 days ago. So October 3 na kasi ngayon. So ayun, nag 1 month siya nung September 30. So, happy, happy 1 month sa anak kong si Jacob. So, ayun guys, gusto ko lang i-share dito guys sa vlog ko na kung paano nag-process kami doon sa Bataan Doctors. Dito kasi ako sa Bataan ng anak. And, ayun, yung una namin kasing ginawa ni Carl is kada isang, ano, isang pasyente, isang bantay lang. At yung isang pasyente na yun, dapat isuswab test siya. Kasama nung pasyente, which is ako. So, ayun, shoutout kay Shark. Nagsara kami ng tindahan para makapag-shoot ako. Kasi nilagay ko na dito ulit yung ating, ano, PC. So, para makapag-balik na ulit tayo ng, ano, balik loob. So, ayun, kapi-kapi tayo pag may time. So, ayun na nga, guys. Back to the story na nga ako. So, bago ako na nga na kasi, schedule talaga yung pag-CS ko. So, October ay August 30 yung schedule ko. So that time, pina-swab test kami bago kami mag-enter doon sa pinaka-room namin. So ayun, in-admit na ako. Tapos, thank you Lord kasi nag-negative naman tayo sa COVID. So ganun sila ka-strict. Kailangan talaga nila munang i-swab test ang isang bantay at yung pasyente. So ayun, at saka guys, ang malala dito guys, hindi naman siya malala, na-feel sad and bad lang ako kasi syempre COVID. Nung nanganak na ako, hindi ko nakita totally si Jacob nung nasa hospital kami. Nung nanganak na ako, yung may groggy ako, tapos yung nagising na ako, nakita ko lang siya kung kailan umuwi na kami. Kasi bawal daw pala yung bata isama sa room together with the mommy pag after manganak kasi nga iniiwasin lang COVID. So ayun, kaya nag-decide na lang kami ni Carl na wag na kaming kumuha ng room. Kaya yung room namin, may kasama kami pero dalawa lang atay nandun. Tapos after 2 days, dalawa na lang kami ni Carl yung nandun kasi umuwi na yung mga kasama namin. So parang solo rin namin yung buong kwarto kasi we're planning kasi na kumuha ng isang kwarto kung kasama namin si Jacob. Eh dahil nga sa case ng hospital na hindi pwedeng kasama sa kwarto yung baby kasama nung magulang kasi nga COVID, doon lang daw sila sa baby room. Yung bakery. Bakery kasi yung tawag ko sa kanila. Yung ganyan guys. Yung nandun sila sa ano, sa loob ng, tawag dito, bakery. Ginoon tinapay. Ano, nandun sila sa loob lang ng ano, titignan mo lang sila. Hindi mo sila pwedeng hawakan or anything. Ibibigay mo lang yung cellphone mo. Katulad niyan, ibibigay lang yung cellphone sa so, ibibideohan yung anak mo. Tapos yun na, ipapakita. Isisend, ano mo na lang yun. Doon mo lang makikita yung anak mo. So, ganun yung rules dito guys sa Bataan Doctor. So, ayun guys. Panoorin nyo na lang yung mga nangyayari dito sa video. So, ayun. Kirento ko lang siya shortly kasi hindi ako masyadong nag-talk. Kasi nga po, cesarean ako. Kaya hindi masyadong malakas yung boses ko. Siyempre, mamaya magsalita yung chan ko. Kaka-opera mo lang, diba? Tapos nagsasalita ka. Bawal pa kasi ako mag-talk ng malakas talaga. Kasi nga po, cesarean tayo. So, ayun guys. Cesarean is life. So, ayan. Ang ating first baby is cesarean din. So, ang ating number 2 baby is cesarean din. So, ayun guys. Enjoy watching. Sana, ano. Gusto ko lang din to i-vlog. Kasi gusto ko makita to ng family ko kung gaano ako naghirap dito sa pangalawa ko, ganun. Kasi yung first ko, si Shark, hindi ko siya na-video before. So, ayun. Kahit pa paano nakapag-try naman ako makapag-video-video habang, alam mo yung sabog-sabog pa ako sa hospital. So, ayun lang guys. Enjoy watching and don't forget to subscribe. Okay, after nyo mapanood yung vlog na to. Enjoy! Sobrang groggy ako. Kakatapos lang ng operation ko. Tapos si Sir Carl. Anong ginagawa mo, B? Birth certificate. Nag-fill up siya ng birth certificate. Sobrang gogi ako. As in. Ito yung ano. Nahihilo pa ako.
Sobrang grogi ako, tapos di ako makapag-talk na masyado kasi. Kakapir lang sa akin na si Cesarean. Alam mo yung pakaramdam para kang lasing. Ganun siya. Tapos, hindi namin makikita si Jacob. Kasi, bawal ilabas yung baby. Bale, makikita lang namin siya pag uuwi na kami. Si Carl, si Abby lang yung pwede makakita sa kanya. Update ko lang kayo. Hindi ako nakapag-video kanina. Kasi pagdating namin, swim-up test kami. Tapos dire-diretso na yun. Kinuwint yung swab test, kinuwint yung bangko. Tapos pinapalit na kagad ako ng gown and all. Tapos tuloy-tuloy na yun. Kaya doon nakapag-intro kanina. Sobrang kala mo, lasing ako, groggy na iwan. Bigyan na ako katagal sa emergency room. Ano lang? Kulang 1 hour lang. Wala na. Ano? Check mo na. So, ito na lang ang birth certificate. Nag-fill up na kami. Check ko na. Kanina ako nag-shoot alas 12. Alas 12 pa ako nag-shoot kanina. Nilabas ako. Alas 12, ngayon alas 4 na. Tapos hindi pa ako pwedeng kumain. Hindi pa ako pwedeng uminom ng liquid or water. So good luck, uhaw na ako. Ang huling kain ko kagabi is 8. Ang huling inom ko ng water is 10 a.m. Grabe, super thirsty eh. Hindi nagugutom na ako. Still, di pa rin namin nakikita si Jacob kasi ako, personally, kasi bawal yung baby sa room kasi dahil nga still pandemic. So, hindi siya namin pwede masama dito sa room. Kaya, ayan. Tulog muna kami. Bye! So, hi guys. This is the second day. So, second day, nilinis nila yung CS ko. Ang sakit niyan sobra. So, pinavideohan ko rin kay Carl para alam niya yung gagawin niya. Kasi dati, ako lang kasi yung naglilinis ng CS ko. So, ngayon, siya na yung magkakalinis ng CS ko. Kaya, pinavideohan ko muna rin sa kanya para alam niya kung ano yung gagawin niya, paano process ng paglinis ng CS ko. So, ayan, ang laki pa nung tummy ko. Siyempre, kakalabas lang ni Jacob nung isang araw. So, second day ko pa lang yan. So, malaki pa rin yung tummy ko. So, meron pa rin ako mga vlad-vlad dyan sa gilid ng tummy ko. So, nakikita niyo naman aking butterfly. Nag-hi-hi-hi-fly. So, ayan. Ang sakit niyan, sobra. Pero, syempre, tiis lang para sa ating mga junaps na Cesarean. So, ayun, kaway-kaway sa mga CS dyan. Kaya natin yan. So, ayun lang, nililinis nila. Dahan-dahan naman yan nila ang ginagawa. Syempre, masakit yan kung sila naman yung ano. So, ayun, kitang-kita na ang laki ng hiwa ko. Oh my God, nakikita nyo na aking... Oh my God, ang laki niya. So, ngayon ko lang din siya nakita habang ine-edit ko yung vlog na to. Ang laki talaga ng tummy ko. So, namamaga pa siya at the same time at malaki yung tummy ko pa nga. Kasi hindi pa siya lumiliit. Pero lilit din naman yan. Babalik naman din siya soon.
gumaling na totally yung aking sugat dyan. So, ayun, super ang sarap lang kasi nilinis na nila after one day. So, ayun lang. So, ganyan nililinis yung mga cesarean, guys. At saka yung spray na ginagamit nila, may gamot yun. So, kaya yung mga kasias ko dyan, panoorin nyo yung vlog na to, paano nila nililinis yung pag yung mga sugat nyo. Kung wala kayong video, kasi ako talaga pinakuhanan ko talaga kay Carl ng video to para alam niya talaga yung gagawin niya. So, ayun lang. Sa date ko is pwede na akong umupo kaya nakaupo na tayo. Uwi na ako. Gusto ko na makita si Jacob kaya lang ngayon still pa ganyan. Update. Hagard na tayo. Ang second day ko dito. At ang second day ko ito pa rin kinakain ko. Tapos puro lang ako water. Water. Tapos si Carl bumaba. Diyan si Jacob. Tsaka yung sasakyan. Sana tutipirin na ako umuwi para makita ko na si Jacob. Kasi hindi ko pa siya nakikita. Nakita ko man siya kahapon sa nung groggy naman ako. Hindi ko masyado nasipat. Kasi hindi naman ako tulog buong operation ko. So, ayun lang. Excited na ako. Babay, update ko ulit kayo mamaya. Gabi, agad na to. So, hi guys. This is the day 2. Ito yung day 2 na hindi ko siya ulit makikita. So, nagbigay lang ulit si Carl ng cellphone doon sa baby room. Tapos, ibibigay niya sa akin para ipakita kasi bawal pa rin. Tapos, ayun nga pala guys, napansin namin, first day lang nila, pwede namin makita doon sa may window, sa may parang salamin. Tapos, yung second day, hindi na sila doon dinidisplay. Yung parang nasa baby room. Tinapay. So, hindi na sila dinisplay doon. So, ang ginagawa nilang nung mga ano doon, mga nurses, is kukunin lang yun nila yung cellphone mo, tapos bivideohan nila yung baby mo, tapos yun na lang ipapakita sa'yo. So, hindi na sila na ano, pinapakita, dinidisplay nga doon sa may ano, display ng mga baby.
Yung 2 and 3 namin, hindi na talaga namin sila nakikita. Cellphone na lang, abot-abot cellphone na lang. Tapos sila na magte-take, ganun. Kaya ayan. So ayan yung second day namin, nakita namin ulit siya. So ayun, 3 days ko nang hindi nakikita si Shark. Tapos si Jacob Ren, hindi ko rin nakikita. As in, wala pang, hindi pa siya totally nagsisink in hanggat hindi ko siya nakikita ng yung nasa ulirat na ba ako, yung ganyan, yung ganun yung pakiramdam ko. Nakikita ko lang sila sa picture lang, sa video. Si Shark naman, hindi ko naman ma-video-video sa bahay kasi nga hindi pa ako pwedeng magsalita. Kaya, alam niyo yung 3 days na yun, super sacrifice yun na hindi ko nakikita yung mga anak ko. So, ayun lang. Pero kaya, ayun, lumalaban na lang din ako. Kaya, naglalakad-lakad na ako dyan kahit sobrang sakit niyan. Ayun, sa day 3 namin, super happy na ako talaga. Kaya tingnan yung lakad ng lakad na ako. Super napakasakit niyan. Tapos ayan, habang nagre-rest naman ako, nag-milk naman ako. Nagpapump ako ng milk para pauwi sa bahay. Habang nasasakyan kami, may papainom ako kay Jacob na milk. So bago kami umalis ng hospital, nag-pump talaga muna ako. Para hindi na ako mag-pump sa biyahe. Tapos ayan yung breakfast ko, itlog, may energen, lugaw. Kinain ko lahat yan kasi gutom na gutom pa rin ako. So ayan lang guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo manood ng vlog namin. And ayan na, nakauwi na kami sa bahay ni Jacob. Yehey! Jacob! Uwi na! Nakakulang po yan. Finish na, cover mo na. Get the cover.